Ang brand nito is Buster, na electronic type siya, no. Kasi meron siyang variable potential meter na pwede mong i-adjust yung kanyang init. China made siya, halos lahat ang mga yun. Bagong ano to eh, bagong brand. Hindi siya ganun ka kilala pa, pero kung ikumpara mo siya sa ibang soldering iron na yung nabibili sa bangketa, so mas ano to siya, advanced, kasi medyo may quality yung unit. Tapos meron siyang variable na potential meter para i-adjust yung heat mula sa 200 hanggang 450 degree Celsius na yung init niya. So malakas yun. Ang purpose nito is pag naghihinang ka or pag nagsolda ka ng mga surface mounted like sa cellphone or other electronic, no, na kailangan mo ng mababang init, so pwede mo siyang i-adjust. Itong Vastar na brand, no, ang ceramic type to siya na soldering iron. Meron kasi katulad ng isa ko, yung brand dito is GOAT. Almost na sa mga 4 years na rin sa akin. Ay, Japan made to yung isa, yung GOAT na hawak ko. Kasi sa pag mga ganito, no, may filament, medyo ano siya, matagal umiinit. Tapos yung dulo ng tip niya, pag hindi niyo naalagaan, mabilis siyang masira. Kasi ginamit ko kasi dati ito pantusok sa ano, sa mga DIY ko na plastic. So yun. Tapos tapalitan ko na rin ng ano to dati, ng heating coil sa loob. Kaya din na siya yung original. So ito, itong Buster, no, na unit. Ano to siya, bago pa lang sa market. Halos yung quality nito halos same sa mga Inco na brand eh. At saka sa mga powerhouse, mga bagong brand siya na kayang makipagsabayan sa mga branded na may quality na mga product. So ito yung kung paano mo siya ipalitan ng ano, ng soldering tip. Ayan yung hawak ko. So bago to, medyo may kalawang lang yung kanyang filament, yung ceramic sa loob, ito yung maputi. Yan yung umiinit, you know. Ang unit nito is 60 watts tapos to 20. Direct na siya. Nung binuksan ko, ito yung kanyang insulator. So yun. Electronic type, meron siyang ano eh, may board na maliit sa loob. Yun yung nagko-control nung variable potential meter para sa init niya. So yun. Tapos ito yung tip, ibalik mo lang siyang ganyan. Kung magpapalit ka pala, ito yung kanyang free na 5 piraso na ano, no, soldering tip. So ito yung kanyang ano, libre na soldering stand. Nabili ko pala to ng 195 lang sa Lazada. Kasama na yung shipping, no. Tapos ganyan siya. Ipatong mo lang siya. So ito yung ano, yung 5 na tip. Meron siya ano eh, iba't ibang design eh. Merong manipis yung dulo tapos pa curve. Ano siya, naka-design talaga siya para sa mga ano, maliliit na piyesa ng cellphone, saka yung mga TV ngayon, kasi halos kadalasan ng TV maliliit ang piyesa niya. Katulad nito, isang tip niya na para siyang ano, parang patabas yung ano niya eh, yung dulo, parang cutter style yun. Tapos yung pangalawa, ito yung matulis tapos flat yung dulo naman niya. May kanya-kanyang gamit din yan eh, pag mga ganyang design. Dalas yung ginagamit ito sa mga IC. Yan, mga ganyan, IC. Paan ng IC. Yan yung ginagamit. So, ayun. Ang pangatlo, itong ano, para sa flat screw.
yung dulo niya. Pwede yan siya sa ano rin, sa mga pangtanggal ng kapasitor. Yan. Tapos ita, yung isa, ano siya, matulis pero nakabend yung nguso. Parang ganyan yung paggamit mo, no? Pwede rin siyang gamitin pagtanggal ng ano, maliliit na resistor sa mga board. Tapos yung panghuli, ano siya, maliit, pointed siya. So yun, pointed yung uso, tapos free. Katulad nitong isa na nakakabit, ano yan, medyo malaki yung dulo. Ayan o, may pagkaiba siya. Ano yun, no? Sa mga budget mail na mga panghinang, hindi na rin lugi to. Sa budget na below 200. Kasi may ano siya eh. Kahit man lang tumagal to ng ano, mga isang taon, hindi ka na lugi. Kasi sa mga ganitong klase na ano kasi eh, na soldering iron, disposable. Pag nasira kasi yung filament, katulad nung ano, katulad ng isa ko na goat, pag nasira yun, pwede mo siyang palitan. Ito kasi yung mga ceramic type, ang buhay, ang lifespan ng heater nito is hindi siya ganun katagal talaga. So may, parang may limit. Kasi may ganito rin ako dati, saglit lang din, nasira din kasi hindi siya branded. So ito yung kanyang plug, you know? Kung ang outlet nyo is hindi katulad itong nasa video ko, kailangan nyo bumili ng ano, adapter yung para sa plug. So ayan, saksak lang. Set, nakaset yung init natin ngayon. Nasa 450 degree ang pinaka maximum niya, tapos 200 yung pinaka mahina. Ayun, mga ganito, no, yung mga ceramic type, mabilis siya uminit. Ano lang, mga 1 minute maramdaman mo na yung ano niya, lakas. Tapos i-try natin siya sa soldering lead kung kamusta yung init niya. So makikita nyo naman, ano siya, very satisfied naman yung init. Mabilis siyang sunugin yung tingga, lusawin niya. Hindi katulad ng mga isang model yung nasa likod na bago makuha yung ganyang init na, abutin ko muna ng 5 minutes sa kakaantay. Tapos ito. So dito sa taas hindi siya dumidikit, moron dito lang siya sa dulo. So magandang sinyalis yan, no? Kasi malaking tulong yon kapag nag-actual hinang ka na. So huwag nyo rin kalimutang linisan yung inyong tip. Lagyan nyo ng soldering flux para malinis, no? Kadalasan kasi sa mga ganito, pag mga unang gamit mo, bagong bili, minsan umuusok yung kanyang filament, mga ngamoy. So normal lang naman yun kasi sinusunog niya yung ano yun, no? Yung nakabalot ng mga ano, mga plastic or yung kasama sa pag-build ng kanyang filament. So ayun, makikita niyo naman sa video na mabilis mag-response yung init niya kasi 60 watts, tapos adjustable pa. So ano siya, parang package 2 in 3 in 1 na yun, no? Meron ka ng ano, meron ka ng kasamang free na ano, free na 5 pirasong tip, tapos meron ka ng panghinang, saka meron ka pang ano, na-adjust mo yung kanyang init. So parang 3 in 1 yung labas niya, parang kape lang. So ayun, magandang ano yan, magandang basihan yan kung ikaw ay bibili ng ano, bagong soldering na budget mill. Ito palang ano, no, kagandahan ito. So makikita nyo ang kanyang ano is plastic, yung kulay blue, tapos yung ito is rubber siya para hindi ka mapaso. Tapos itong isa, yung itim, so ano yan, Bakelite na plastic, no? Hindi siya pure plastic, ano siya, mataas yung kanyang heat resistance. Makikita mo yung kadalasan sa ano, sa mga
handle ng mga pressure cooker, mataas yung tolerance niya sa pagdating sa init. Pag ano yan, kahit sunugin mo, hindi siya basta-basta nalulusaw. So ano yan, pag was na biniak mo yan or nadurog, ano siya, ibang klaseng plastic siya, hindi siya ordinaryong plastic. Ano yan, sa mga pressure cooker makikita nyo mga halos same lang ng ano yan, halos same lang sila ng materials. Ayan. Tapos itong goma niya para pag init, hindi ka mapaso. So ayun, halos isang dangkal yun yung taas na ito. Maliit ano, space saver siya. Pagdating naman sa materials na kayang cord, ano siya no, sakto lang, smooth lang yung cord na ginamit nila. Medyo manipis nga lang no. Sukat lang din siya sa 60 watts na init. Kasi ito, mga ganitong cord is tingin kong gagamitin mo ito as sa ibang purpose kapag nasira. So hindi siya advisable, parang maliit ang hibla nito. Manipis na klase, pero pwede na rin. Hindi katulad ng isa na nakikita nyo is makapal yan. Talagang yan yung ano, yung sa goat na brand, makapal. Ito kasi yung sa Vastar, manipis. So pwede, pero pwede na rin sa mga budget meal na panghinang. Hindi mo naman talaga kailangan ng sobrang kapal na cord para sa ganitong model. So yun, na ganyan itsura niya pag nakatayo eh, no? Sa kanyang soldering stand.